Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumain niya nawa ang pagpapala ng buong may kapal. Ang paksa po ngayon ay tungkol sa pagsunod kay Jesus. Ngunit hindi tayo nag-iisang sumunod. Hindi tayo nag-iisang sumusunod kay Jesus. We are a community of disciples. We are a journeying church, synodal church. Kaya sa unang pagbasa, sinasalaysay ang pagtawag kay Eliseo na susunod kay Propeta Elias. Sa ikalawang pagbasa naman, sinabi na kailangan maging synodal church tayo. Kailangan we should journey together as a community of disciples. Kasi sabi ni San Pablo sa mga taga-Galacia, kung kayo-kayo'y magkakagata at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Eh, nagpaparami nga tayo eh. Bakit? Inutusan tayo ng Panginoon. Go into the whole world. Make disciples of all nations. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Disciples. So anong uring disciple ang kailangan ni Jesus? Nakalagay sa Ebanghelyo. May susunod sana, sinabihan ni Jesus, may lungga ang asong gubat, may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao, wala man lang matuluyan o mapagpahingahan. Eh, huwag kang mabulag sa mga bagay na lumilipas. Yung isa naman, gustong umuwi muna upang ipalibing ang kanya ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at pahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Yung isa naman, magpapaalam sa kanyang pamilya, sinabihan ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ganun katibay ang paninindigan dapat ng isang disipulo, ng isang tagasunod, ng isang alagad ni Jesus, na kabilang din sa sambayanan ng mga alagad, community of disciples. Kaya synodal church, hindi kaya tayo nagsasakmalan, magkagulo-gulo tayo. Summarize ko na lang sa inyo yung parish synodal consultations. Very interesting. Inutos kasi ng Santo Papa, konsultahin ninyo yung mga tao. Pagkatapos, magkonsulta kayo sa inyong sarili, mga obispo at mga pari. Pangalawang taon yun. Next year, yung mga obispo, lahat sa buong mundo, pupunta sa Vatican. Ano bang sinabi ng mga tao? So ang sinabi ng mga tao, maligaya sila. Sabi nila, hindi ako makapaniwala na nakikinig sa atin ang Santo Papa. Nagkaroon tayo ng tinig. So yung iba, yung sabaan nila ng loob ang kanilang hininga. Sa mga parokya ito, tinawag. Yung ibang parokya, 30 membro lang ng consultation, may isang parokya, 5,500 ang tinanong. Ano bang palagay ninyo dito sa ating community of disciples? So mayroong tears of joy, pero mayroong sama ng loob din, tears of sadness. Lalong-lalo na sa mga pari at saka sa servant leaders. Humihingi kami ng kapatawaran. Yung iba nga nagsasabi, dahil sa sama ng loob sa simbahan, nag-born again na. Sinabi sa consultation, naliligalig na sila dahil marami sa kanilang family members yung born again na.
Mas maganda-ganda pa siguro yung born again kaysa yung nag-iglesia ni Kristo na pari na nag-viral ngayon, pero wag na nating pag-usapan yun. Dahil yun, hindi Diyos para sa mga iglesia yung si Jesus eh. At least. Pero gusto rin ninyo, kayo yon, kayo ito. Dialogue. Hindi lang with each other, kundi ecumenism with other Christians at saka people of other faith. So hindi lang tayo journeying together, kasi sabi ni Pope, we live in a single planet. This is our common home. So ano man ang ating political persuasion, ano man ang ating relihiyon, ano man ang ating citizenship, kailangan magkaisa tayo para pangalagaan si Inang Daigdig. So yan yung mga sama ng loob, inilabas. Meron din namang mga positive, pero lamang yung samaan ng loob noong kinonsulta. Lalong-lalo na sa mga pare. Disconnected na. Ang pangalawa, na mahalaga, gusto nila yung celebration of the Eucharist na mapabuti. Content, delivery, language used, minsan mahaba daw yung misa, minsan hindi nila na-apply sa kanilang buhay, yung humilya ng pare, pero nagsasabi na. Maganda din ito. Mag-examination of conscience ang pare ngayon na eh. Ikaw pa lang dahilan ko bakit hindi naging synodal church dahil asungot ka eh, naninigaw ka eh. Parang ganyan ang sinasabi. Maganda itong... Siguro maraming naninigaw. Dahil yung cook namin after 20 years, nag-retire, sabi niya, nagyabang siya na hindi ko raw siya nasigawan kahit minsan. Eh, bakit kita sisigawa? Pero yun ang sabi ng maraming nasaktan. Yun ang ibig sabihin. Kaya, paano magiging matibay ang pagiging disipulo niyan? Na foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man does not have a place to lay his head. Paninidigan. Pero kung laging nasasaktan yan, eh, hindi masyadong maniniwala yan. So yung mga church leaders, mag-ingat din dahil marami din kayong nasasaktan daw, sabi. Isang mahalagang pinag-usapan, worried ang karamihan sa mga kabataan. Bringing back the youth. Eh yun ang pag-asa ng simbahan, paano tayo magiging synodal church in 30 years kung yung mga bata wala nang pananampalataya? So hinihimok dito, attract the youth. They should have a sense of belonging that they are part in the life and mission of the church. At hindi rin natin daw pinapakinggan masyado yung mga kabataan. Sometimes they are even discouraged to participate in church activities. They will be the next community of disciples. Pangalagaan natin yan. Ang hirap nga ng buhay ngayon. Para sa mga kabataan, connected but alone, lagi ko nang sinasabi. Anda galing-galing sa mga social media, pero malungkot, walang nasasabihan ng kanilang mga problema. Tapos, sinasabi rin na kailangan yung pamilya. Kasi too late na yan pag nagkakagulo yung pamilya. So ayusin ninyo mga magulang, yung inyong mga anak. Kasi hindi na makikinig sa humili namin yan kung masamaan ang loob eh, sa mundo. Enter their world. Pati yung mga pare, church leaders, yung mga lectors, mga Eucharistic ministers, yung mga charismatic groups, try to enter into the world of the youth. Para may future ang simbahan. Huwag ninyo silang pilitin na mamuhay sa daigdig ninyo, naglaho na yun. May isa akong kilalang kaibigan, may kaibigan ako, middle age na,
Sino po kang maglaro ng Mobile Legends para makausap niya yung anak niya dahil yun ang nilalaro hanggang alas 2 ng umaga? Eh kapatid, ngayon mga 9 years old, nagti-TikTok na eh, kaya nagpa-practice na ako ng fly high butterfly eh, para makakausap ko lang yung mga maliliit. Yan ang ating matututunan mula doon sa consultation na ginawa. Diocese of Cubao lang yan. Lahat ng diocese naggaganito. Titignan natin ano ang mga insights. Kasi baliwala yung gospel ngayon na sino man naglalagay ng kanyang kamay sa araro pagkatapos lumilingon, hindi makakarating, hindi karapat dapat maging aking disipulo, magiging aking alaga. Meron pa, kasalanan nating lahat ito. Those who are found in the fringes of society seldom feel welcome in the church. Lalo na yung mga mahirap. Kasi English daw eh. Sabi ng Pope Francis, dapat the church should be a place for refuge para yung mga neglected sectors, they will become a community of disciples also. So, we have to address their needs. Hindi lang yung mga mahihirap, kundi sabi dito, senior citizens, single parents, LGBT, ex-convicts, persons in recovery. Dapat we should make them feel welcome so that they will join us as a community of disciples. Sa ngayon, hindi tayo community. Hindi tayo magkakilala. Galing kayo kung saan-saan, tapos magmimisa kayo dyan, uwi naman kayo, may ganyan-ganyan. Pag let us give each other the sign of peace, hindi tayo community. Hindi yan ang ideal ng simbahan. Ang ideal ng simbahan, synodal church, journeying together, community of disciples. Mga disciples na matibay ang paninindigan. They are not distracted. Parang yung mga alagad ngayon, mga apostoles, hindi ilang kinupkup ng mga taga-Samaria. Sinabihan ng Panginoon, gusto mo, paulan na namin ng apoy yan eh. Pinagalitan tuloy sila. Eh, hindi, mahalaga yun eh. Pinapahalagahan mo lang yung sarili mong sama ng loob, that you were rejected, papaulanan mo ng apoy. Magkakagulo tayo niyan, magkawatak-watak tayo niyan. Synodal church, journeying together, community of disciples. Yun ang ipanalangin natin sa misang ito, sa linggong ito, na magiging sambayanan tayo ng mga alagad na may matibay na paninindigan. At huwag ninyong iasa sa pari lahat yan, mga madre, brothers, yung mga church leaders. Simulan ninyo sa inyong pamilya. Pag ayos yung mga bata, madali na naming gagawing disciple yan. Eh sa ngayon, ang daming nagtitext sa akin, kausapin mga iyong anak ko, Father, hindi na naniniwala sa Diyos. Ano bang halimbawa ang binigay mo? Ano bang paliwanag ang binigay mo? Karamihan din kasi ng mga parents, hindi nakaya yung mga bata dahil nakapag-aral ng mas mataas pa sa kanila eh. Eh hindi ma-reconcile ng mga kabataan yung tinuturo sa kanila sa school na evolution halimbawa at saka yung Adam and Eve. Tinuturo ng mga physicist, Big Bang. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sabi ko, dalhin mo rito. Kausapin ko yan. Mag-usap kami ng Albert Einstein at saka quantum physics. Papatunayan ko na nothing happens without a cause. So kayo nang gagawa yan. Hindi ko makakausap lahat yung mga bata na nagbabasa ng science.
pagkatapos mawawalan na ng pananampalataya dahil they could not reconcile science with religion, with Catholicism. Simulan na ninyo yan. So yun ang ating pagdasal niya. Pagdasal ninyo yung mga pare, kung may nasaktan ang mga pare, nasaktan kayo ng mga pare, humihingi kami ng paumanhin ng paulit-ulit. Kung may nasaktan man yung ibang mga leaders sa simbahan, hinihingi din namin ng paumanhin sa inyo. Pagdasal ninyo, pero ipagdasal ninyo higit sa lahat yung inyong mga pamilya, yung mga kabataan, para hindi tayo, gaya ng sinabi ni San Pablo, magkakagatan, magsasakma lang para mga hayop, mauubos tayo, wala nang kinabukasan ang simbahan dahil walang mga disciples na magpapatuloy. At hindi na natin masunod yung sinabi ni Jesus, go into the whole world, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So pagtanggap natin sa ating Panginoon sa misang ito, panalangin natin na sana titibay ang ating loob, magiging karapat dapat tayong tawaging community of disciples bilang simbahan, synodal church, naglalakbay ng sabay-sabay.